Gaano po ba tayo ka-responsive sa panawagan ni Jesus sa pagsisisi sa ating mga kasalanan? Naghahanap din ba tayo ng tanda o himala? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng 28 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineveh, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng timog laban sa lahing ito sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinadala ng Diyos si Jonas sa Nineveh upang bigyang babala ang mga tao na parusahan sila ng Diyos kung hindi nila pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Nakinig ang mga taga-Nineveh sa babala ni Jonas at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pinatawad sila ng Diyos at hindi sila naparusahan. Inihambing ni Jesus sa pangangaral ni Jonas sa mga taga-Nineveh ang kanyang pangangaral sa mga taga-Israel. Ngunit ang mga taga-Nineveh ay more responsive sa panawagan ni Jonas na magsisi sa kanilang mga kasalanan kaysa mga tao sa Israel sa panawagan ni Jesus. At ito ang ibig sabihin ni Jesus sa sinabi niyang, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga tao sa Nineveh laban sa lahing ito. Kaya ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga sarili kung gaano tayo ka-responsive sa panawagan ni Jesus na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ano po ba ang konkretong hakbang na ating ginagawa upang maiwasang maulit muli ang kasalanang ating nagawa sa nakaraan. Naghahanap din ba tayo ng tanda o himala? Ang pananatiling buhay ni Jonas sa ilalim ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw ay isang malaking himala. Ngunit mayroon pang isang malaking himala na nangyari dahil kay Jonas. Ito ay ang hindi inaasahang pagtugon, pagsisisi at pagbabago ng mga tao sa Nineveh pagkatapos nilang mapakinggan ang isang hindi kilala at ordinaryong tao na katulad ni Jonas. Para kay Jesus, ang pagbabago ng mga tao ay isang himala na nagpapakita na kapiling ni Jonas ang Diyos. Sa parihong paraan, ang paglapit at pagsunod ng maraming mga tao kay Jesus ay isa ding palatandaan na siya nga ang isinugong anak ng Diyos. At mayroon pong nagsasabi na ang totoong himala ay hindi po noong ginawa ng Diyos ang kagustuhan ng tao, kundi noong ginawa ng tao ang kalooban ng Diyos. Kaya muli, gaano po ba tayo ka-responsive sa panawagan ni Jesus sa pagsisisi? Naghahanap din ba tayo ng tanda o himala? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola,
pray for us. At sumain niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.